kahit pa sabihin ng ex ko na hindi pa ako nakakapag-move on sa kanya. A blessed day everyone, it's me again, Tani. What's up? So for today's video, what I'm going to talk about is nagmahal, sakto nag-vlog! Bakit ako napunta sa pag-vlog or paggawa ng mga videos na kagaya nito? So before we continue, do not forget to like and subscribe and follow me. Thank you very much. Before, to be honest, hindi ko alam na pwede kang kumita sa YouTube sa paggawa ng mga videos, paggawa ng vlogs. Yung mga sikat na mga YouTubers, vloggers, akala ko kumikita lang sila because of dun sa mga, dahil sikat sila, dahil dun sa mga kumukuha sa kanila for sponsorship, sa mga events, yung mga ads pala na pumapasok sa YouTube, eh yun pala yung nagbibigay ng, kumbaga yun pala ang dahilan kung bakit kumikita yung mga YouTubers nowadays. So, hindi ko pa madidiscuss sa inyo how much nagbabayad si YouTube. Pero sa mga napanood ko, sabi nila, hindi daw ito per view. It actually depends dun sa tingin ko dun sa analytics. Matatrack mo lahat ng nangyayari sa videos mo, like ilan yung nag-view, ilang minutes sila nag-view, anong average, or sino-sino yung nag-view, meaning anong age, babae ba, lalaki. Dahil sa heartbreak, ayan, pagbalik ko dito sa amin sa bahay, meron akong friend na nag-introduce sa akin, not introduce, but ask me, bakit ayaw mo maging vlogger? But ayaw mo mag-vlog? Sabi niyang ganun. Dati kasi, pag sinabing vlog, ang pumapasok agad sa isip ko, travel, gastos, agad. Tapos minsan pagkain, gastos, parang ganon. Kaya hindi ko naiisip na kumbaga na pasukin yung ganitong klase ng pag-vlog. Nakalimutan ko na kung ano yung sinagot ko that time, pero it has something to do about ganito din, sa gastos, sa travel, hindi ako marunong, parang ganyan. Tapos sabi niya sa akin, eh pero may kotse ka. Sabi niya ganon. Which is, doon ako nag-start na maging curious. Hindi rin kasi ako palanood ng mga videos, ng mga YouTube videos, kahit sa Facebook, hindi talaga ako palanood. So, doon ako na-curious, nanood ako, nag-research ako, nanood din ako kung ayan, kung legit ba talagang kumikita sila. And yes, kumikita nga. Mag-iisip kayo kung baka gusto niyo rin itong itry. To be honest, mahirap siya. But I'm not discouraging you. I'm actually encouraging you to take the challenge if you really want it. Because along the process, matututo ka eh. Madami kang matututunang mga bagay. Sa totoo lang, madami kang makikilala. Merong mga YouTubers na talagang isang ganun lang nila. Isang or parang after a while, sisikat sila agad kasi merong mga nagtitrending. Or yung mga artistang pumasok sa pag-YouTube. Kumbaga, mas mabilis silang nakakapag-monetize. By the way, monetize is yung term na tinatawag nila kapag magbabayad na si YouTube sa'yo. Something like that. So, ang mali-tip ko lang sa inyo ngayon is paano ako nagsimula. So, nag-research ako ano dapat kong unang vlog na gawin, which is ang pumasok nga sa isip ko yung 50 random facts about me para makilala din ako ng ibang tao. Then, to cut the long story short, ang dami ko sinasabi, ayun, nag-upload ako. Kung nagpaplano kayo na pumasok sa YouTube or sa pag-vlog, ang ma-advise ko lang sa inyo, maganda kapag ka talagang may content lahat ng vina-vlog nyo. Kasi napapansin ko sa mga ibang small YouTubers or yung talagang nag-uumpisa pa lang na magpalago ng channel, yung iba kung ano-ano na lang talaga yung vina-vlog nila, kung ano-ano na lang yung ina-upload nila. Kumbaga walang laman. I mean, Mahirap talagang gumawa, pero kung gugustuhin mo talaga at gusto mo talagang pasukan yung ganitong industriya, you really have to sacrifice, you really have to put an effort on it. Kumbaga wala namang bagay na madaling nakukuha, diba? So ayun guys, pag nag-create kayo ng channel, you have to create AdSense as well, Google AdSense. Then after that, you have to link your Google AdSense to
YouTube, your YouTube account or your YouTube channel, and then may mga steps ka lang na dapat parang sagutan doon sa YouTube creator mo. And then on the fourth step, may kita mo na doon yung eligibility or yung requirements or yung threshold na tinatawag nila bago sila magbayad sa mga videos mo. So right now, kasi I believe this is pabago-bago kasi sa mga napanood ko before parang iba yung requirements. But right now, kung mag-join ka sa YouTube, so if you are now decided to join YouTube, or actually call it YPP, which means YouTube Partnership Program, you have to have at least 1,000 subscribers, which is yon, medyo madali-dali siyang makuha if you have a lot of friends or followers on Facebook or friends on Facebook, or madami kang katrabaho or madami kang kakilala, di ba? Ang mabigat kasi is yung watch minutes na tinatawag nila. Meaning to say, it's not the count of the views, but how long silang nanonood sa bawat video mo. Kumbaga, so watch minutes yung tawag doon. Total ng required ni YouTube is 4,000 hours. Hours po ito ha, kasi yung ibang tao akala nila minutes. Actually, guilty po ako doon. Akala ko talaga 4,000 minutes lang. So parang hala, ang dali-dali naman ito. Parang ganon. Kasi right now, I'm more than that na eh. Pero na-realize ko, watch hours pala yung pinag-uusapan, which is if you're going to convert it into minutes, it's 2,400 minutes. So, yun talaga yung sobrang bigat. Dapat talaga, meron kang mag-trending na video, and talagang masipag ka mag-upload ng video in order for you to get more chances of viewing or viewers. So, again, as what I've told you a while ago, you have to put an effort on it. Wag lang yung basta-basta. And I'm guilty about this one as well, na when it comes to videos, I think it's much better if you're going to upload a short video, not the very short video, but like at least 7 to 8 minutes para at least pag hindi sobrang haba kasi nabuboard na yung mga viewers mo, diba? So I'm guilty of that, but then again, as what I've mentioned to you a while ago, along the way, madami kang matututunan. So, nag-a-adjust ka sa pag-i-edit, sa lahat. Actually, nakakatuwa kasi madami ka rin mga malalaman na mga bagay-bagay. You're going to do a lot of research on your own para sa bagong YouTube video mo, or ano bang trending ngayon, something like that. So, nakaka-enjoy siya. Lalo na sa single, chos. But actually, there's a lot of people din na may partner, nag-YouTube sila, and sobrang masaya rin naman syempre pag meron kang kasama, diba? Mahirap siya, to be honest, but then again, if mapalad ka na ibibigay sa'yo ni Lord na talagang after a while is kita ka na agad, diba? Sobrang para sa'yo talaga yon, for me. But anyway, if you're on the process, I would highly suggest na talagang makisama ka, makipag-usap ka, makibagay ka sa mga YouTubers. Then, you have to join some groups na nagsisimula lang din sa YouTube. Ayan. Then, magtutulungan kayo. And, a good thing about this is, I keep on mentioning a while ago na madami kang makikilala and madami kang matututunan talaga. And, content ng video is very, very important as well. Much better if may laman talaga siya and may matututunan yung mga tao para at least, di ba, babalik-balikan kanila. Hindi man nila sobrang dami, but at least lumalago. Little by little, baby steps, umaangat, lumalaki. As for me, what I'm doing as much as possible, I am uploading almost every day. Every day, videos, vlogs, or kung ano-ano man na may sense. Again, dapat may sense. Kasi, again, nagsisimula pa lang tayo eh. Kumbaga, if you're starting and then walang kakwenta-kwenta yung videos mo, walang manonood sa'yo. But then again, pag meron ka ng pangalan, ang masarap naman doon, kumbaga, kahit anong i-upload mo dyan, not naman na kahit anong i-upload mo dyan. I mean, mahal ka na ng tao eh. Kumbaga, as long as ma-maintain mo yung galing mo ng pagsasalita, yung nakita nila sa'yo, andyan na sila. Susuportahan ka nila. And I will highly suggest for you to download YT Studio. That is the application that you can keep track yung mga
minutes ng videos mo, ilan na yung views, ilan na yung likes, ilan yung nag-comment, sino yung nag-comment, yung analytics basically. And lastly, ang ginagamit kong pang-edit, ang dami kasing nagtatanong dito, it's just iMovie. And at the same time is Filmora. I don't have a mamahaling camera. What I'm only using is my iPhone. Which is good naman yung quality ng camera ni iPhone, diba? And the good thing about using phones sa pag-vlog or pag-video is after mo ma-record, diretso edit ka na. You don't need to transfer a lot of files sa laptop and then dun ka pa mag-edit and so on and so forth. So, sobrang handy pagka sa phone. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, madaming dahilan. Tandaan niyo yan. Sa mga nagbabalak na or nakapag-decide na mag-start sa pag-YouTube, supportahan ko kayo dyan. Sabay-sabay tayong lalago, lalaki, at magpapayama! At kung hindi mo pa naiisip ngayon, or sobrang nagdadalawang isip ka pa, hanggang kailan pa, di ba? Kapag sobrang mas mahirap na talaga maabot yung threshold or yung requirements ni YouTube. At sa mga nahihiya naman, huwag na kayong mahiya dyan. Kung alam niyo sa sarili niyo, gusto niyo, why not? Huwag niyong pansinin yung ibang tao. Huwag niyong pansinin yung sasabihin ng ibang tao. Ako, keme lang. Kahit sabihin ako ng OA, kahit kung ano nang sabihin sa akin, di ba? Eme lang. Gusto ko yung ginagawa ko. Madami ako nakikilala, madami ako natututunan at nag-e-enjoy ako. No one can stop me. As long as wala naman akong inaapak ang ibang tao, diba? That's it, guys. Thank you very much for watching. And I hope I'll see you again next time. Nagmahal, nasaktan, nag-vlog! Kahit pa sabihin ng ex ko na hindi pa ako nakakapag-move on sa kanya. Ewan ko kung ano pumapasok sa isip niya. As far as I know, sobrang masaya ako ngayon sa buhay ko nang wala siya. Thank you very much for watching my video and I hope I'll see you again next time. Do not forget to like this video and subscribe and follow. I love you with the love of the Lord. God bless.